Hindi akin yan, ate yan. Hindi ako naglapit ng sarili ko. Wala akong nilapit ng sarili ko yan. Sa lalong madaling panahon, palitan ng keyboard, palitan ng drums. Huwag lang yung mga naglilingkod, huwag na huwag papalitan. At paghanda na ng mga uniforms para sa 30th anniversary, magligom na ilabas na yung letter. Kunin na ang dapat na kunin ng lugar para ihanda na yung darating natin anniversary. Amen. I-text tawagan na yung mga kapatiran sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya para makapag-ready na sila at makarating sila dito. Meron na po bang lahat? Pati mga bata. Pag-usapin silang lahat, yung mga sasakyan nila, iba. Pag tayo natatakot, ako ang taong hindi nahihiyan, hindi natatakot. Alam mo, yung pera nila, gagamitin na nila kung saan-saan yan. Gamitin nila para sa news. Eh, rin ko tayo sa pagkabang pagkabay, hindi natatakot. Eh, narinig nyo yung o-offering kanina. O tayo mo natatakot. So, doon lang si Sister Christopher Pito, ibigay niya lang sa Panginoon, huwag na yung puhunan niya, kasi hindi siya makapagtitinda. Gagawin niya yun, di ba, Father Buboy? Amen? Oo, ganda mo. Huwag na yung puhunan. Hindi na makapagtitinda. Ipapalik ng news yan, sobra-sobra pa. Ang dami na nga pinalik sa kanila ng news eh. Kasi Brother Buboy, drive ng taxi, walang buhay. Hanggang dumating ako sa kanila at pinag-pray ko siya, hindi ka brad, pag-pray ko kayo. I-bless kayo ng Lord. Pinless ng Panginoon. Ngayon, hindi mamapal niya ng pagkain. Laging buwapo. Napaw na ako ng pagkain ng mga anak nag-aaral sa private Christian school. What a blessing from the Lord. Amen? Tapak o pagpapala? Pagpapala, hindi tama. Sige, taas natin yung tinapay. Panginoon, habang kinakain po namin ng tinapay, ayon po sa unang Corinto 11:23 at mga sabunod ng mga talata, inaalala namin na ang iyong katawan ay nabubog sa krus sa Kalbaryo para kami gumaling at ang anumang sakit sa aming bulsa, sakit sa relasyon, sakit sa pag-aaral, trabaho, negosyo, mga mahal sa buhay na nasa abroad at pag-aabroad o namang kanilang kabuhayan doon, lahat ng karamdaman ay inyo pong pinapagaling at binibigyan po ng solusyon. Salamat po Diyos ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalit po na. Pinabalikan doon sa krus ng Kalbaryo, bumuhos ang iyong dugo. Nang ibig sabihin na ibinigay mo ang iyong buhay. O Panginoon, kung bakit kami napatawad at nabago ang aming buhay. At kung bakit ang aming buhay ngayon ay matagumpay. Dahil merong buhay na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, inumin po natin. It's so inaasahan ko lahat ng leaders. Ipapag-pray na pag-aayunin ninyo ang inyong ministry at mga pangangailangan niya. Nakausapin niyo ang mga taong tutulong at susuporta. Nakausapin
na gawin at ibigay ang pinakadabis. Ipapanalangin, ipag-aayon ninyo yan. At kayo'y tutulong mismo sa akin. Dahil hindi akin yan, atin yan. Hindi ako umahawak ng drums, pero gusto ko na magkaroon ng bagong drums. Hindi ako umahawak ng keyboard, pero gusto ko magkaroon ng bagong keyboard. Hindi ako umahawak ng mga CPU yan, pero kailangan ng magaganda at maraming CPU. Tama? So hangarin natin lahat. Magandahin natin ang lahat. Magputihin natin. Amen? Ayusin yung mga follow-up, evangelism, children, youth, everything, ayusin lahat dyan. At inaasahan ko, tayo lahat ay gagawa nun. Amen? Especially the heads and the leaders. Amen? Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Wala nang sumasagot. Glory to God. At ipanalangin din natin ang ating mga outreaches sa iba't ibang panig ng Payo Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Kadalasan, nakakasama lang natin sila. Bisa, hindi pa nga. Pagdating ng camp at anniversary. So, this coming anniversary, kinakailangan makasama natin silang lahat. At nagpapasalamat tayo sa mga bago nating kapatid na nandito at mga kapatid natin from the outreach. Amen po ba? Amen. Glory to God. So, tayong lahat ay tumayo at dumako tayo sa pamukas ng panalangin. Halika, Ate Yuri. Selyuhan mo na.